The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus went up to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. When day came, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he also named apostles: Simon, whom he named Peter, and his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, the son of Alphaeus, Simon, who was called a Zealot, and Judas, the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. There is nothing much we can read about Simon and Jude, except they were partly mentioned by Saint Paul. If you listen carefully to the Gospel, there was no Jude in the name. It was Judas, the son of Alphaeus, and Judas, the one who betrayed Jesus. Jude was the name to replace the name Judas, because Judas has a bad connotation. Some people would go to Saint Jude because Saint Jude is the patron for helpless people who are desperate. Ano po? Desperate. Kaya lang hindi ko maintindihan bakit yung mga naghahabol, walang makuhang asawa doon, nagnunubina. Ano po? Dapat kay Santa Rita kayo, the patron of the impossible. Di po ba? Ano? So, ano pong hamon sa araw na ito? Do not forget, when you were baptized, you belong to God already. As the first reading said, you are no longer strangers. You are no longer sojourners. You belong to God because of your baptism. And what is the challenge? In that belongingness, it entails that you believe the promise. You believe the promise that comes with the baptism. We were not baptized because God needed us. We were baptized because God knows we need Him. Walang pangangailangan ang Diyos. Walang pagkukulang ang Diyos. Kaya pag tayo hinimok, inanyayahan, inimbitahan, ano po, wala tayong pwedeng ipagmalaki sapagkat wala namang pangangailangan ng Diyos. So when we were baptized, we belong. We become children of God. But that belongingness entails belief. Hindi lang yung may paniniwala, kundi merong pagbabagong buhay. Belief, it is not simply an assent of the mind, but a conviction of the heart. When you believe, you allow your belief to rule your life. Ang iyong paniniwala ang humuhubog sa iyong pagkatao. Hindi mo pwedeng sabing, ito po ang naniniwala po ako dito. Ipakita mo. Ipakita mo. We belong, we believe, and third, hopefully we become. We belong, we believe, and hopefully we become. We become what? The kind of people God desires from us. Kaya nga ang mga panalangin ay ano, hindi yung that I may become the person I want to be, that I become a person I ought to be. Ano po ba dapat ako?
Ano po ba dapat ako? Anong meron sa Ebanghelyo? Magdamag na nagdasal ang Diyos. Tinawag niya ang kanyang sambayanan. At mula sa maraming tao, pinili niya ang 12 apostoles. Sa dinami-dami. Kung inyo pong susuriin, ayon po sa pag-aaral, si Judas Iscariote ang pinaka matalino. Ayon sa pag-aaral. Kaya nga, siya ang treasurer. Ano pa? Siya ang treasurer. Siya ang pinakamatalino. Ang malungkot doon, hindi mo ginamit ang iyong talino. Di po ba, palagi ko yung sinasabi, magkaiba ang matalino sa marunong. Ang matalino, alam ang tama at mali, pero ang marunong, ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. Mahalaga sa ating mga pagsasaliksik, sa ating mga pag-aaral, ay tumutulong ito na hindi lamang alamin kung ano ang tama at mali, kundi gawin ang tama at iwasan ang mali. Mga minamahal na mga kapatid, ano po sabi ko kahapon? Never die outside the grace of God. Nandun ka na eh. Bininyagan ka na. Binigyan ka na ng pananampalataya. Nasa iyo na lang kung anong balak mo sa buhay mo, gagawin mo. What do you become? As I always say, two important questions every time we ask ourselves, what have I become? What others have become because of me? Habang ako'y tumatanda, ang palaging tanong, ano na po ba ang nangyari sa akin? Ano na po bang ginawa ko sa buhay ko? Ikalawa, anong nangyari sa buhay ng ibang tao nang dahil sa akin? Napabuti ba sila? Napasama ba sila? Napalapit ba sila sa Diyos? Napalayo ba sila sa Diyos? Kayo po makakapagsabi. Mga minamahal na mga kapatid, higit sa lahat, huwag na huwag kayong gagawa ng kasalanan na habang buhay masusulat sa buhay ng ibang tao. Ano ibig ko sabihin? Tuwing nababasa ang mga pangalan ng apostoles, palagi niyong mababasa, Judas who betrayed Jesus. Habang panahon na yon. Kaya nga po, sa anumang ating ginagawa, huwag niyong kakalimutan ito. May mga bagay na pwedeng patawarin, pero kahit kailan, hindi pwedeng limutin. Hindi ba pinatawad ni Jesus si Judas? I believe pinatawad niya, hindi po ba? Kaya nga nasa cross, ano po sabi ng Diyos? Forgive them, for they know not what they have done. Kasama si Judas doon. Pero, kahit pinatawad siya, tuwing mababasa ang kanyang pangalan, nakadikit doon ang taong nagkanulo kay Jesus. Hindi na mabubura yun. Diyos ang nagsabi noon eh. Hindi po ba, ano? Anong palagi ko po sinasabi? Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin, pero pwede tayong mag-iwan ng alaala. Anong alaala ang inyong iiwan? Alaala ba na nakakatuwa o alaalang ikaluluha? Merong nagtatanong, hindi ko alam kung bakit niya tinatanong. Ano daw ang kulay ng istola sa November 2, All Souls Day? Ano pa? Hindi naman siya pari. Ano pa? Bakit tinatanong? Hindi ko po alam, ano pa? Pero at talagang kulay ng istola ng November 2, All Souls Day, ay dapat kulay itim. Hindi po yan araw ng mga santo, araw yan ng mga patay. Kung wala kang itim, ang kulay ay violet. Ano pa? So yung nagtatanong, ano pa? Either black
or violet. Ikalawa, bukas po ay wala ako. Pag ako'y nawawala, ang daming natataranta. Napaano na si Father? Ano pa? Ha? Birthday ho ng nanay namin, 90 years old. Ano po? Kailangan ko magpakita. Hindi niya alam na ako'y na-stroke. Ano po? Dinaya siya ng aming mga na kanyang caregiver. Nung ako'y na-stroke, nagmimisa yun araw-araw. Ano po? Para hindi halatang hindi ako nagmimisa, sinasalang yung mga lumang misa. Ano po? So, basta nakikita niya ako sa TV, pwede na yun. Ano po? Pero magpapakita ako ng tunay bukas. Kaya wala ho ako bukas. Ano po? 90th birthday ng nanay namin. Going back to what I've said, do not forget this. You are no longer strangers before God. In your baptism, you belong, you need to believe that you may become the person you ought to be. Whatever happened, whatever you do, never die outside the grace of God. Sapagkat kahit kayo ay apostoles, may mga bagay na pwedeng patawarin, pero sadyang hindi pwedeng limutin. Huwag niyong kakalimutan yan. Dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin, pwede kang mag-iwan ng isang alaala. Sana hindi alaala ng pagluha, kundi alaala ng may ngiti. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.